Paano mag-wiring ng one bulb controlled by single pole switch? With Tugang convenience outlet. Welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. Ito yung ating actual wiring diagram na susundin para sa pagbuo ng actual installation. Okay, para sa ating electrical training board, siguraduhin naka-off yung mga circuit breaker bago gumawa ng any electrical installation. At ito naman yung ating line 1 at line 2 source. Okay, simulan na natin. Isa-isayin natin yung pagwa-wiring. Dito sa PVC na to, dalawang wire yung ating ilalagay. Itong wire na to ay para sa convenience outlet. Next, dito naman, dalawang wire yung ating ilalagay. Papunta ng ilaw, dalawang wire din yung ilalagay. Pababa ng switch dito, maglalagay tayo ng dalawang wire. Okay, dito sa ating actual wiring diagram, yung mga nagbi-blink, yan yung line 1 source connected sa line 1 ng convenience outlet at isa pang wire papunta naman ng line 1 load ng bulb. At dito naman sa ating actual installation, ito yung line 1 source. Ko-connect natin sa isa pang linya na pupunta ng line 1 load, okay? At isang linya papunta naman ng convenience outlet. So, itong tatlong to, yung ating itatap. Balatan yung mga dulo ng mga wire, approximately 1.5 inch or 1 inch. Next, i-cross position yung mga nabalatan na wire. Hawakan na mabuti gamit yung combination pliers. Then, i-twist ng sabay-sabay hanggang sa makarating sa dulo. Back to diagram tayo, yan yung line 1 source connected sa line 1 load. Ito yung ating line 1 source, i-connect natin dito sa line 1 load ng bulb. Same process, balatan yung wire approximately 1.5 inch or 1 inch and then i-cross position at i-twist. Sunod naman, ito yung mga wire papunta ng bulb. Ito naman yung dalawang wire na i-connect natin sa receptacle. At babalatan din yung dulo ng mga wire, yung sakto lang sa terminals ng receptacle. Okay, pwede magkabaliktad. Pwedeng ito dito. Okay, at yung isa ay dito. So, walang problema kahit magkabaliktad.
X, yan naman yung line 2 load na pupunta ng isang linya ng switch. Ito yung ating line 2 load. Itatap natin yan dito sa isang linya ng single switch. Sunod naman, itong dalawang linya, balikan natin itong diagram. Kung mapapansin nyo yan, yan yung dalawang wire na i-coconnect natin sa single switch. So i-coconnect natin itong dalawang to dito sa ating single switch. So ito yung back portion. So itong isang wire dito sa input terminal. At yung susunod na wire dito sa output terminal. So dalawang linya lang naman meron ang ating single switch. Kaya pwede ring magkabaliktad. At balatan yung bawat dulo na mga wire approximately 12 mm. Yung sakto lang sa mga terminals ng single switch. Yung hindi lilitaw yung tanso. Okay? So ito, connect natin dito o kaya dito. Pwede magkabaliktad. Ayan, dito lang natin i-connect. Ganun din yung kabila. Pwedeng dito. Pwede rin dito. So depende kung saan. So dito na lang natin ilagay sa taas. Ayan, so walang exposed na wire, sakto sa terminals. Next, yan naman yung isang linya ng single switch, yung output terminal. I-coconnect natin papuntang line 2 source. So ito yung dalawang wire na kailangan nating itap. Okay, next, yan naman yung ating itatap. Yan yung isang linya na galing ng convenience outlet. Isang linya na galing ng single pole switch. Itatap sa line 2 source. So, ito yon, yung galing ng switch. At isang linya sa convenience outlet. Papuntang line 2 source. So, itong tatlong to, yung ating itatap. Reminder lang mga kakorbi, sa ating actual installation, dapat marunong magbasa ng diagram. At syempre, dapat tama or accurate yung diagram na ating sinusunod para hindi magkamali sa mga connections. Next connection, yan naman yung line 1 source connected sa isang linya ng convenience outlet. Ganun din yung line 2 source. Iko-connect sa pangalawang linya ng convenience outlet. So ito yung ating convenience outlet, tugang convenience outlet. So yung wire na to, dito natin iko-connect. Okay? At yung kabila, dito naman sa isa. Ganun pa rin, same process. Balatan yung mga dulo ng mga wire ng 12 mm. Okay, i-connect na natin itong isa dito. Yan. At yung isang wire dito naman. So ganyan lang, tigisang connection lang yung ating ilalagay. Next, maglalagay tayo ng wire dito papunta dito. Sa kabila, ganun din dito papunta dito. Katulad ng sinasabi ng diagram, yan yung wire papunta ng kabilang convenience outlet. Ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng connection para gumana yung kabila. So eto, magpuputol tayo ng maliit na wire at babalatan din natin yung magkabila ng 12 mm.
ng mga kakorbi yung pag-connect. Okay, at base sa ating diagram, kumpleto na yung ating actual installation. Ngayon, lagyan na natin to ng ilaw. At susunod nito, i-check na natin yung resistance para malaman natin kung good circuit yung ating ginawa. Okay, yung range selector knob, iset natin sa ohm setting. Itong mga test probe, i-connect lang natin dito sa dalawang linya ng circuit breaker. Pakitignan yung needle ng multi-tester. I-on natin itong switch. Okay, kung mapansin nyo, gumalaw. Ibig sabihin nito, nag-on itong ating ilaw. At hindi nag-drop sa zero resistance. Ibig sabihin nito, good circuit. At kapag in-off natin, okay, babalik siya sa dati. Next, i-test natin itong convenience outlet. So, itong isang linya, dapat magkakaroon ng continuity. So, dapat gagalaw. Ayun. So, mapansin nyo, gumalaw. Yung isang linya, ibig sabihin yan, good, may continuity. Next, yung pangalawang linya, okay, gumalaw din, may continuity rin. So, good pa rin yan. Ibig sabihin yan, walang putol. Next, itest naman natin yung magkabilang linya. So, dapat hindi gagalaw. Yung line 1 at line 2. Hindi gumalaw. So, ibig sabihin, good circuit. Next, yung kabila, dapat hindi rin gagalaw. Okay. So, kung mapansin nyo, hindi ulit gumalaw. Ayan. So, good pa rin. Katulad lang dito sa line 1 at line 2 ng circuit breaker. So, walang continuity ang line 1 at line 2, kaya good circuit tayo. Ngayon, lagyan na natin itong mga top wire ng electrical tape. At habang naglalagay tayo ng electrical tape, shoutout po kay Sir Ronaldo Figuracion ng Santa Lucia High School, Pasig City. Sir, shoutout po sa inyo at shoutout din po sa inyong mga estudyante sa Santa Lucia High School. Maraming marami pong salamat sa inyo pong suporta. Konting ayos para sa mga wire. Okay, ready na. I-on na natin itong circuit breaker. Paalala lang, high voltage na tayo, kaya keep safe. Ngayon, i-on natin itong switch. On. Off. On. Off. On. Next, dito naman tayo sa convenience outlet. So, ito yung ating electric fan. So, isasaksak natin yan dito sa ating in-install na outlet. Okay? So, ito na. Tingnan natin kung gagana yung ating electric fan. Okay, so gumana rin yung ating electric fan. Next, yung kabila naman, yung isa, tingnan natin kung gagana rin. Okay, so gumagana lahat yung ating outlet. And that's all for today. Thanks for watching. Please click the subscribe button. And God bless everyone.